Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinanduga ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ang mga publikano at ang mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit." Kilala si Levi noong una bilang kolektor ng buwis. Dahil nagtrabaho siya para sa pamahalaan ng mga Romano, nasuklam sa kanya ang mga kababayan niyang Hudyo. Magkagayunman, marami ang tumitingala sa kanya dahil sa marangya niyang pamumuhay. Malaki ang kinikita niya sa pangungulekta ng buwis dahil pagkatapos niyang maabot ang itinakdang halaga ng koleksyon para sa pamahalaang Romano, maaari siyang magpatuloy sa pangungulekta para sa kanyang sarili. Ang ibang mga Hudyo ay hati ang kalooban para kay Levi sapagkat naniniwala sila na ang bawat pagpapalang tinatanggap ng tao ay tanda ng pagkalugod ng Diyos sa taong pinagpapala. Sa mesa ni Levi, kung saan dumaraan ang mga nagbabayad ng buwis, marami siyang nakakasalamuhang mga tao. Dala-dala nila hindi lamang ang mga kalakal, kundi pati na rin ang mga samot-saring kwento tungkol sa iba't ibang tao at bagay. Maaaring nakarinig ng kwento si Levi tungkol sa guro na ang pangalan ay Jesus. Marami ang namangha sa mga itinuturo ni Jesus at ginagawa niyang mga himala. Nang tawagin ni Jesus si Levi, kaagad itong tumayo at iniwan ang kanyang trabaho. Masaya ang kasunod na tagpo. Nagkaroon ng piging sa tahanan ni Levi at kasalo niya si Jesus. Naroon ang Panginoon hindi para manumbat sa maruming nakaraan ni Levi. Naroon siya para samahan si Levi sa pagbangon nito tungo sa bagong buhay. Pagsasagawa. May inakay ka na bang ibang tao tungo sa pagbabago?